1, 2, 3, let's go! Welcome back to my channel. It's me, Glenda, and here with me today is Ate Miles namin. Sleeping siya ngayon. Kasi yung oras niya ngayon talaga sleeping siya. So, gusto ko na magpasalamat sa mga natutuwa sa video namin ni Miles. Natutuwa ako sa feedback at sa mga nagme-message sa akin. Super touch naman ako. At thank you sa 150 subscribers namin. Yay! Thank you so much! At sa mga taga sa amin, sa Mindoro, maraming salamat sa pag-share ninyo sa mga journey namin ni Miles. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please click the subscriber button ba yan? At saka yung notification bell para lagi kang updated sa kung mayroon kaming bagong uploaded na video. Diba? May pag-ano na ako ngayon. So, mga ka-vlogs ko at ka-lovelots. So, ngayong today's topic ay tungkol naman dun sa nasabi kong kasi last time may appointment kami doon sa home nutrition. So itutuloy ko na rin ngayon yung about sa feeding journey ni Miles. Since day one ng life niya, hindi siya kumain by mouth. So papakita ko sa inyo yung mga clip. Ching! Nandito yon na baby siya. Nilagyan na siya ng NG tube. So, yun naman yung parang plastic or rubber yata na tube diretso na sa kanyang esophagus tapos sa diretso sa tiyan niya. So, yun ay ginamitan din siya ng pump. So, ganun ang naging process ng pagkain niya since day one. At tinuro sa akin lahat yun kung paano siya kumain, paano yung linisin din, paano siya maintain yung sa tube niya, paano linisin, at paano timplahin yung food niya, mga ganon. And then, napapansin nila in three months, kasi lagi siyang winnie weight, parang hindi siya nag-gain. And that time, lagi siyang nag-throw up. So, binigyan siya ng gamot din sa pag-throw up. At nagwo-worry yung doctor nung time na yon kasi pag nag-throw up ka while eating, kasi diba, parang prone siya sa pneumonia. Aspiration pneumonia. Parang ganun yung sabi sa akin ng doctor. But as the time goes by kasi, parang gusto pa rin nilang encourage ni Miles na kumain by mouth. So, nung 3 months siya, nagkaroon siya ng swallowing test, parang ganon. Doon naman, yun din ang gumawa din noon ay home nutrition support program niya. So, yung nipple or ano nga ba yun? Pacifier, tinatry nilang i-ano kay Miles sa bibig niya. So, ang nangyayari is nagsasak naman siya. Ganon. So, tontuwa ako talaga nun. And then, ang nangyayari naman, although nagsasak siya, strong yung suction niya, hindi naman siya makapag-swallow. So, makikita mo yung laway niya is nag-stay lang dito sa side ng kanyang tongue niya. And then, tinry din ng doctor na pasipsip yung kanyang ito, pinky niya. So, strong talaga yung pagsasak niya. Dinidikit niya dun sa palate ni Miles. Nararamdaman niya talaga. Nagtatry din si Miles, pero ang problema is meron talaga siyang swallowing disorder. And then, dahil nga hindi siya nag-gain ng weight at prone siya sa aspiration pneumonia.
So, nag-recommend na lang yung doctor na magkaroon siya ng G-tube, yeah. At, so hindi ko na matandaan exactly guys, dahil matagal na yon kung ilang months siya. Before, I think before 6 months. So, nag-undergo siya ng operation, nilagyan siya ng G-tube. Kasi permanent na talaga siyang hindi makakain by mouth. So, mas safer talaga na magkaroon siya ng G-tube. At nakita ko rin na mas relax si Miles at ako din, mas hindi ako nag-worry na hindi na siya nagto-throw up kasi meron parang isang operation doon sa chan niya na fundo operation, parang ganun, para hindi siya bumalik, para hindi bumalik yung pagkain niya, hindi niya throw up. At ayun, monthly, minomonitor pa rin siya ng home nutrition program niya. So, may nurse na pumupunta sa bahay. At ang laki ng difference ng weight niya. So, nag-grow talaga siya. Lumalaki siya. Nakikita nila na ang laki ng pagbabago. So, ako din tuwang-tuwa na mas komportable ako na nagkaroon siya ng G-tube. Kasi one time, nung baby pa siya, nung may NG-tube pa siya, one time nangyari, in the middle of the night, nahila niya yung kanyang NG tube. So, wala naman akong choice. Wala akong matawagan kasi hindi naman agad-agad yung nurse dadating. Although tinuro sa akin kung paano maglagay nun, napilitan talaga akong maglagay kasi dati ayoko, sa takot na takot ako. Pero, kinaya ko dahil kailangan siyang may G tube. At, ayun, dahil permanent na yung G tube niya, hindi siya may hila or ano, nandun na lang siya. Mas okay sa akin na ganun ang okay na sa akin na ganun. So, ngayon na 7 years old na siya, dahil nasanay na siya na may G-tube, hindi ko na nakikita sa kanya na nagsasak siya, nasanay na lang siya na, oh, it's time na magkakain siya. Never ko na siyang nakitang kasi before ng baby siya, pag nagugutom siya, nagpapakita siya ng sign na gutom or gaganon siya. So, alam ko nagugutom siya although nasa G-tube yung pagkain niya. Nagpapakita pa rin siya na nagugutom siya nung baby. But ngayon na malaki na siya, almost 7 years old na siya, hindi na siya nagpapakita ng ganon. Na wala na siguro sa kanya yun dahil automatic kakain siya ng pagkain na galing naman sa yung pump, na feeding pump na magpapakain sa kanya. And may nagtatanong pala sa akin kung ayun nga kung may signs ba siya ng nagugutom ngayon. So, masasabi ko na hindi siya bibigyan ng signs na nagugutom siya. So, minsan dumating yung time na malilate siyang kumain dahil minsan nag-rush kami ng hospital and then malilate siyang kumain. So, never siyang magiging fussy or hindi siya iiyak, never siyang umiyak dahil nagugutom. At ayun pang isang tanong sa akin na kung halimbawa nagluluto ba ako ng masarap na food or masarap na food or nagre-react ba siya sa amoy dahil nagugutom siya. So hindi rin siya nagbibigay ng signs na gutom siya. About sa food niya, wala siyang reaction. At merong time na nagluluto ako dahil lagi tayong, di ba, pagkain na siguro hindi niya type yung amoy. Irritable siya or uubo siya. Siguro dahil ayaw niya yung amoy pero hindi ko makita na dahil umuubo siya or naiinis siya, hindi ko nakikita na parang gutom siya. More on, nakikita ko siya na irritable siya dahil ayaw niya yung naaamoy niya. Parang ganon. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko prepare yung kanyang pagkain na ginagamitan ko ng pump. Eto yun. Ayan. So guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ba i-prepare yung pagkain ni Miles. So, natimpla ko na siya. Meron tong 180 ml na
formula at 80 ml na water. So, ito yung formula na ginagamit niya. It's a complete pediatric formula. So, ito guys ay hindi basta nakikita sa mga groceries. So, in-order talaga to kasi medyo mahal siya. Tapos, ordering ko per month sa home nutrition. Tapos, i-deliver nila dito sa bahay. So, nakaka-consume si Miles ng 5 cases ng ganito. Tiring! So, 5 cases na ganito a month. So, pero dyan sa formula, nagbabayad ako ng, nagsishare ako ng $75 a month for the 5 cases. So, na-research ko siya actually kung magkano siya sa Amazon. Available naman siya sa Amazon. $65 per case. So, ang laki na natitipid ko. Kasi 5 cases, tapos $75 lang yung share ko. The rest ay galing na sa government. At ayun, napakabait naman ni government. At pinamigay niya yung aming mga pangangailangan ni Miles. Kaya love namin si government, si Canada. At lagi kami magpapakabait kay Canada kasi yun na nga, sa mga ganitong mga bagay, di ba? So, saya. Pero at least, di ba, nakakatipid, at least magaan sa amin. Meron siya ditong bag na dito galing yung food niya. At eto, ilalagay ko siya dito. Yan. So, si Miles ay kumakain ng 4 times in 24 hours. So, in the morning, 5 o'clock yon. Ang next niyang feeding is, ano ba? 10. Sunod niyang feeding is 3 o'clock. Eh, so, ito ngayon, 3 o'clock na kasi. Ayan. And sunod niyang feeding is 8 ng gabi. At sunod ay the next morning na ulit. So, ganon yung routine niya. So, ngayon, ilaline ko siya. So, dadaan siya dyan. And then, pag nasa line na siya na ganyan, that's it. Ayan. So, dito naman, ay ito naman yung magpapump sa kanya. Diretso na sa tiyan. Kasi hindi siya kumakain sa by mouth, di ba? At, so, ang gagawin ko, is meron siyang ganito. Lalagay mo lang siya sa line. Like this. At, yan. Ayun lang, ganun lang kasimple. So, itong program nito ay laging ding chinecheck ng home nutrition program niya. So, ito nakaset na ito ng 195 meal per hour. So, ang kinakain niya. So, sa isang oras at 1 hour and 15 minutes bago niya maubos yung the whole formula na tinimpla ko dyan. So, ganun lang. Tapos nun, yan, may hook dyan. Improvise ko lang yan. So, yun. After niya kumain naman, ifo-flush mo rin siya para yung para sa tube niya ay hindi magbabara or kailangan din yung uminom. So, kailangan niya ng water na 60 to 80 water after niyang kumain ng ganyan. After niyang kumain sa feeding. So, ayun lang mga ka-lovelads. Ganun lang siya kumain. So, usually, ang pagkain naman ni Miles, naka-program na talaga. So, yung paggagamot niya, yung pagkain niya, very structured na yung daily namin. So, parang robot na rin ako. Alam ko kung ano oras siya kakain, ano oras siya iinom ng gamot, ganon. Kaya, automatic na ako. Parang magaan din sa akin, nasanay na kasi ako na naka-timetable talaga yung pagkain niya. Alam ko na yung pagkakasunod-sunod. So, ayun guys. Kung meron kayong mga tanong about paano ko siya pinapakain, just comment down below. At yun, sasagutin ko sa reply or maybe sa next videos. And thank you for watching at sa mga ka-vlog-vlog at sa mga ka-love-lads. Ingat and God bless. Bye!